Heaven paralejo on having COVID-19, I couldn't find the will to survive. Ibinahagi ng aktresa si Heaven Paralejo ang hirap na kanyang pinagdaanan nang tamaan siya ng COVID-19. Bukod sa panghihina ng kanyang katawan ay naapektuhan din pati na rin ang mental state niya dahil sa pagkakaroon ng sakit noong panahong iyon. The hottest news, the latest updates, this is Push Daily. Balik trabaho na muli ang kapamilya star na si Heaven Paralejo na isa sa mga lead stars ng kapamilya show na Bagong Umaga. Matatandaan na isa si Heaven sa mga bituin na hindi nakalagpas na mahawahan ng COVID-19 virus. Sa naging panayam ng Cinema News Home Edition, nagbalik tanaw si Heaven sa kanyang naging pakikipaglaban sa COVID-19. Physically, hindi po ako nagkaroon ng ubo si Pon Lagnat. More on shortness of breath and fatigue, desaturation and body pain. So, noong time po na yun, yung desaturation of oxygen level ko, it went down to 71. Sobrang lala na po talaga and it was fluctuating, bungad ng kapamilya star sa panayam. They gave me an oxygen tank for a few days. Tinatry ko po talaga pero it got so critical na I had to go to the hospital to be confined kasi parang ang hirap na po talaga and parang I can't even walk kasi ganun na po talaga ako kapagod and ang sakit na po ng puso ko. Kwento pa ni Heaven. Bukod sa hirap ng katawan na kanyang naranasan sa naging laban sa COVID, isa rin sa naging pasakit ang kanyang labis na pangamba para sa sarili. It got to a point na I had breakdowns and syempre pag ikaw lang mag-isa, parang mas mapifeel mo lahat. Noong time na yun, parang nasaan na yung will to live ko and I was crying. I couldn't find the will to survive. Parang ano pa ba ang pinaglalaban ko sa buhay na to? Emosyonal na tugon ng kapamilya star. Sa gitna rin ng quarantine period ni Heaven, hindi niya itinanggi na may mga hindi magagandang bagay na sumasagi sa kanyang isip. More of yung last nakita namin, yun na ba yun? Parang pwede na ba hindi muna? Kasi gusto ko pa kayo makita. Pwede ba na gusto ko pang makita ang pamilya ko? Kasi before ko malaman na positive ako, naka-lock-in din ako. So I think it was a week the last time I saw them. So parang sobrang na-homesick talaga ako and gustong gusto ko rin yung lambing ng ina, yung hug ng ina, so I was longing for that, Anya. Sa tulong ng moral support ng mga kaibigan at pamilya, pinilit na lumaban ni Heaven mula sa pagsubok na pinagdadaanan. My best friend told me na kung hindi mo kayang humugot from yourself, hugot ka sa pamilya mo. And then napaisip ako, then I stopped. And then nag-FaceTime kami ni Mom, nakita ko kung paano niya ako pinaglalaban. And nakita ko kung paano niya ako and that's how I knew na I can't be selfish and I have to be selfless and I have to thank my mom too. I can't let her suffer, so I have to fight. Kwento pa ni Heaven. Isa ang kanyang ina sa mga nagpalakas ng loob niya habang naka-quarantine. Through FaceTime, mayroon time na nalaman ko na may pneumonia po ako. So ako po parang mas doon ako iyak ng iyak sa mom ko. Nagulat ako kasi umiyak ako ng umiyak sa mom ko and then yung mom ko bigla siyang nawala sa screen. Nakalimutan niya na may AirPods pala siya. And then, she was crying pero I heard mas lalong masakit. Sobrang sakit na marinig na umiiyak yung nanay mo and tinatry pa rin niya na i-lighten up yung mood na hindi. Kakayanin natin to. Bukas papadalhan kita ng shades ng cheek tint. Kailangan mong magligaya. Through the tears, nagpapatawa pa rin siya. Tapos sinasabi niya sa akin, nako kailangan mo magpagaling kung hindi ako ang pupunta dyan. So parang sabi, ma hindi, cancer survivor po kasi ang mom ko. And parang chinachallenge niya lang ako. Sabi niya, hindi, kailangan mong gumaling sa pneumonia. Gagawin mo lahat ng paraan kasi gusto kitang makita. At ngayong fully recovered na, mas nais ni Heaven na gugulin ang maraming oras sa kanyang pamilya kasabay ng doble ingat niya para sa kapakanan ng kanyang pamilya. As time went by, parang doon ko nakita na iba talaga ang COVID. That's when I realized na dapat pala we should take it seriously and for everyone na kailangan po nila sundin ang safety protocols, hindi lang para sa sarili nila, kundi para na rin sa ibang tao na you might be a carrier na hindi mo po alam na baka mamaya iba pala yung epekto sa kanya ng COVID like mine. I think we should be more selfless talaga, pahayag ni Heaven. For more showbiz and updates, visit push.com.ph. Don't forget to like, follow and subscribe our social media pages.